si Amy Marcos Anya, dapat na ano, siya yung sumunod na presidente ng ating bansa. Kasi si Inday Sara, bata pa naman Anya. Another good news mga kababayan para sa ating mga mamamayang Filipino, lalo na sa mga senior citizens. Galing po ito this time kay Super Ate Amy Marcos. Amy Solution. Sabi ng mga nagre-react mga kababayan sa mga discussions natin about Bongbong Marcos and the Marcoses. I think ganyan Mr. Marabillas, maganda na ikampanya na natin yung susunod na magiging pangulo ng bansa. Si Amy Marcos. Kailangan na niya kasi na may continuity sa pamamahala ng mga Marcoses kasi makikita naman natin kung gaano katindi yung mga programa ng mga Marcoses. This time niya, aros dinudubli niya, no? Yung efforts niya, dinudubli yung ginawa noon ng kanyang tatay, si Bongbong Marcos. Dinudubli yung ginagawa noon ni Apo Lakay. So sabi ko nga po, paano naman si ano, si BP Inday Sara? Bata pa naman na niyan si Inday. So, makapaghihintay si Inday. Lalo niya mag-hysterical at baka may stroke yung mga dilawang DDS. But before ko i-discuss sa inyo, mga kababayan, itong si Super Ate na may magandang balita sa ating mga senior citizens, click subscribe muna po ng ating channel. And like and share na rin po ninyo and hit the notification bell para lagi kayong updated ng mga magagandang balita. Saka huwag na rin ninyo po mga kababayan skip yung ating mga commercial ads para sa ekonomiya ng ating bansa. Ito yung napakagandang ano, balita from Senator Amy Marcos. Talagang Amy Solution po. Magandang balita para sa mga senior citizens. Sabi po niya, yung 100,000 anyang dapat matanggap ng mga senior citizens sa ilalim ng batas, pag umabot ng 100 years, kailangang baguhin anya natin yon. So nag-privilege speech siya mga kababayan sa Senado. Kailangan na niya na sa edad na 80 pa lang, matanggap na nila yung unang tranche. Then, pag 90, another tranche. Di ba? Then pag 100, then the full, mga kababayan, that will be the, ano, yung gustong mangyari po ni Super Ate. Kasi, Amy Marcos, kasi sabi niya, aanhin pa niya yung damo kung patay na yung kabayo. Oh, tama naman po si Super Ate. Pakinggan natin itong ano, itong privilege speech niya mga kababayan. Dali lang. I-replay ko po. Meron tayong kasabihan. Aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Yes. Hihintayin pa ba natin na mawala ang ating mga lolo't lola bago mapadama sa kanila ang ating pagmamahal at pagpapahalaga? Yes. Thus to assist our senior citizens as they approach their late years, this bill seeks to distribute the 100,000 cash gift much earlier. And in three tranches. Tama. And they reach the ages of 80, of 90, and of 100. Today I submit to this chamber committee report number 61, sponsoring herewith Senate Bill number 2028, entitled An Act Expanding the Coverage of the Centenarians Act of 2016, amending for the purpose Republic Act 10868, and providing funds therefor. Our senior citizens are an integral part of our society. Their hard work having shaped the country as we know it today. Even in their late years, they continue to make a significant contribution to the labor force, to their families, and to the state.
Recent statistics, well cited by our minority leader and author of this measure, however, show that many elderly Filipinos do not reach the age of 100 and are hence unable to enjoy the benefits and privileges of the widely celebrated Centenarians Act of 2016, which awards 100,000 pesos cash to every Filipino centenarian. Life expectancy is now at 79 years old for men, 83 years old for women. The rising cost of living and healthcare expenses have made it very difficult for our senior citizens to afford basic necessities, and the expensive medications and procedures of heart ailments, diabetes, kidney failure, and other age-related disabilities. They all Kaya pala sabi niya, no? Sabi ni Tatay Diggs, ni dating Pangulong Digong, inahabol kasi ng ICC. Hindi na ninyo ako nga niya mahabol kasi in 2 years na niya, wala na ako. Kasi yung life expectancy, based sa studies mga kababayan, ng mga kalalakihan, 79. What? Kaya pambira na po yung mga lolo't lola natin, yung umabot na 100 years. Kaya sabi ni ano ni Super Ate, kailangan na niya na pakinabangan na rin nila. Pag 80, di pwede na. At least yung unang tranche. Di ba? I-divide man lang yung 100,000 into 3. Yun muna yung ibigay. First tranche. Then, pag 90, ibigay uli para magamit na din ng family ng mismong senior citizen, mga kababayan, yung pera. Para man lang po yun sa maintenance. Yung maintenance sa medicines niya, siyempre, pag matanda na ganon, or sa vitamins. Para lalo pag dumawig yung kanyang buhay. At pag alimbawa, sinuwerte, biniyayaan ng ating Panginoong, ano, Panginoong Diyos, umabot sa 100 years tulad ni siya lang yung sakalam. One point si in really 99 years old na eh. Ano ba? O di maganda, makukuha niya in full yung 100,000 pesos. Yun si in really po sa isahang ano, isahang claim. Pero yung average kasi po ng life expectancy sa mga kalalakihan lalo na 79. So under the ano, the present law sa Senior Citizens Act, parang useless lang yung batas. Iilan lang mga kababayan yung magkikinabang kasi seldom this time yung lumampas sa ganyang edad. Di ba? So, kukunti lang mga kababayan yung magkikinabang niyan kasi ngayon po, dahil sa mga sakit-sakit, yon umiksi yung buhay ng mga tao sa mundo. So, maraming salamat kay Super Ate. Kaya sabi ng mga Filipinos, napakaraming mga netizens nagre-react mga kababayan sa mga videos natin. Si Amy Marcos Anya, dapat na ano, siya yung sumunod na presidente ng ating bansa. Kasi si Inday Sara, bata pa naman niya. Tingin ninyo, i-survey na natin sa ating mga viewers ngayon. Ano palagay po ninyo? Just ano, post your comments po. Also face mental health issues such as depression and loneliness, not to speak of the neglectful and sometimes abusive treatment of their younger family members. Meron tayong kasabihan, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Hihintayin pa ba natin na mawala ang ating mga lolo't lola bago mapadama sa kanila ang ating pagmamahal at pagpapahalaga? Sana. To assist our senior citizens as they approach their late years, this bill seeks to distribute the 100,000 cash gift much earlier and in 3 tranches when they reach the ages of 80, of 90, and of 100. The amounts necessary for the implementation of the law shall be included in the annual General Appropriations Act.
and will be upgraded by the National Economic and Development Authority, or NEDA, according to the average annual inflation in the preceding 3 years. Sa awa ng Diyos, mabibigyan na tayong lahat ng mas mahabang buhay. Sana hindi natin mararamdaman ang pagkabaliwala ng sa ating pagtanda. Bigyan nating saysay ang mabuting layunin ng batas habang buhay pa ang ating mga lolo't lola. Habang may oras pa tayong lahat. I now ask for the support of my colleagues in passing the proposed amendments, for through this expansion, it is hoped that more of our elderly population may be able to benefit from the Centenarians Act and that they be inspired to further prolong and enjoy their lives even beyond a century. Thank you, Mr. President, and honored colleagues. Thank you, Mr. President. Ayun, mga kababayan. Tawang-tawa yung mga netizens because of this amendment to the Centenarian pala, yung tawag ng batas, tawag sa batas, yung pangalan ng batas, Centenarians Act. Sabi ng mga nag-react, thank you po Senator Amy Marcos at sa lahat ng nagpapatupad ng batas na ito, malaking tulong po ito para sa mga senior citizens, mabuhay po kayo. You see, napakagaganda yung mga proposals, mga kababayan ng ating butihing senator. Sabi pa ng isa, thank you madam sa mga panukalang batas na benepisyo sa mga seniors. At nawa po ay maisakatupara na dahil mas marami ang senior na tumanda sa hirap ng buhay at matikman nila ang konting biyaya galing sa gobyerno. Maraming salamat po at nabigyan ninyo ng pansin ang mga seniors. God bless you po. Sabi ng isa pa, thank you Ma'am Amy with support. We support your bill for senior citizens. Hindi lang bulsa ang pinataba. Pinatataba ng ibang na mga taga-gobyerno sa bansa. Ibig sabihin, hindi lang yung ano, bulsa ng mga nasa gobyerno yung pinatataba. Yung sa corruption yon, mga kababayan, yung nagkikinabang lang niya yung mga taga-gobyerno. O this time, mga kababayan, yung mga ordinaryo nating mga nanay at tatay, lolo't lola. Sabi ng isa pa, bravo Senator Amy Marcos. You're an angel to all senior citizens. I love you more. Sabi ng isa pa rito, sana po sa lalong madaling panahon. Kasi yung tatay ko, mahigit 80 na po. Wala po siyang ibang inaasahan kundi yung pamimingwit ng isda. Kita ninyo? So laking tulong po ito sa ating mga senior citizens, mga kababayan, na proposal ni Senator Amy Marcos. Sabi ng isa pa, thank you Senator Amy, you're my great senator. Makikita ninyo ngayon si Senator Amy Marcos po. At kahit noon, mga kababayan, very visible po siya. Hindi siya tulad ng ibang mga ano, mga senador, makikita ninyo lang na umiikot po sa iba-ibang mga lugar sa bansa mga 1 year before election. What? Pag malayo pa po yung eleksyon, ayaw gumastos. Laging nandyan lang sa Senado, nasa opisina nila. Kung hindi, nandun sa ibang bansa. Nagpapasarap ng buhay. Di ba ganun ang ugali ng ilang mga senators po? Kahit si ngayon, yung mga present senators natin. Wala man. Makikita ninyo sila a year before, naganda na po kasi sa eleksyon. Pero si Senator Amy Marcos, ever since, nang maupo siyang senador, mga kababayan, ikot ng ikot siya kasi gusto niyang ma-feel kung ano yung pangangailangan ng mga mamamayang Filipino. Eh sabi ko sa inyo, yung posture po ni Sabagay, matagal na gobernador tulad ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos, naging congresswoman,
Si Bongbong Marcos, naging congressman din po. Naging gobernador, si Bongbong Marcos, naging gobernador din po. Then naging senador, si Bongbong Marcos, naging senador din po. Di ba? So, parihas yung kanilang estilo ng paglilingkod. Talagang adik po sila, mga kababayan, sa pagsiservisyo sa ating mga mamamayang Pilipino. Walang halong pagkukunwari, mga kababayan. Talagang makikita ninyo yung engagement niya sa mga mamamayang Pilipino. Kasi gusto niya nakikita ang mga tao at mismong galing sa kanila, sa mga tao, kung ano yung mga importanteng piece of legislation na dapat niyang isponsoran. And that's the reason why nakita niya ito sa ating mga mamamayan. Kawawa naman niya na yung mga seniors natin na laking contribution para sa pagpaunlad ng ating bansa, may incentive sana sa kanila para sa mahabang buhay, may 100,000. Kaya lang, pambira na yung umabot 100 years. Kailangan na niyang baguhin natin yung batas. So, gawin natin, pag 80, mayroon na silang matatanggap galing sa gobyerno para magamit na nila yung pera para sa medisina man lang. Pag 90, yung pangalawang trans. Pag 100 na sila, o di the full amount of 100,000, mga kababayan, the remaining i-release na doon sa senior citizens. Napakagandang idea, mga kababayan ko. Pero yung ibang mga senador, wala. Lahat lang pakyot. Worse yung iba, salot pa yung mga magagandang programa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, lalo yung Maharlika fan. Ayun, kontra pa nila. Yung mga ganong piece of legislation, kontra pa sila. O ngayon, napag-usapan na rin natin, mga kababayan, si Senator Aimee Marcos. Idagdag ko na rin itong balita. Statement niya po ito tungkol sa ICC. Kasi ang kulit-kulit, mga kababayan ng International Criminal Court, minsahin ni Senator Aimee Marcos sa ICC na puno ng kabiguan at wala ng naniniwala. Ngayong Marso, ang ika-bainting taon ng kabiguan ng ICC na papanagutin ang mga responsable sa krimen. Kung hindi pa ninyo napapansin, ang mga isyu sa human rights ay ginagamit na pambabraso ng makapangyarihang kanluran para sa kanilang makakolonyal na interes sa politika, ekonomiya at militar. Siyam sa 10 bansang ASEAN ang walang tiwala sa ICC at pinigil o binawi ang kanilang pagiging miyembro sa nasabing korte. This was the statement ni as published by SMNI. Yung source natin, kailangang i-share ko po sa inyo. As published, mga kababayan ng SMNI, Senator Aimee Marcos, March 31, 2023. Para alam ninyo kung ano yung posisyon niya dito sa pinagagawa, mga kababayan, ng International Criminal Court. So, 10, ASEAN sa 10 ng ASEAN nations, walang tiwala. Ibig sabihin, hindi sila nag-miembro, ayaw nila dyan. Kaya yung mga nagpapauto po sa ICC, diretso lang kayong magpauto. Pero yung gobyernong ito, hindi na nila mauuto. Ang nauuto man lang po nila, mga kababayan, yung mga dilawan. Bakit? Dati nang uto-uto. Ha? Yung mga dilawan. Sila, mga kababayan, kasi kauri nitong ICC. Kaalyado nila. Yun man lang ang nagre-recognize nito. Noong mga panahon, mga kababayan, hindi man ito pinapansin.
ng ating gobyerno. Idumating yung mga dilawan. Ayun. Kaya tingnan ninyo, pari-parehas yung mindset nila. Kalyado ni Dilima, kalyado ni Nerissa, kalyado ni Coco. Yung lahat ng mga dilawa ni Santa Mama, pari-parehas yung mga sinasabi nila. Then the militants, their instruments in this country. Pag hindi pa ninyo yun napaghalata, iwan ko na lang. Iisa ang kulay po nila. Ginagamit ng mga Western powers through NGOs, kung ano ang mga movements, organization. Yan ang mga NGOs, alam ba ninyo na na-recognize siya during the time of Coricong? Kaya nagsimula yung mga party list. Kaya dapat nga yung ating constitution po, talagang kailangang susugan po siya. Baguhin na natin kasi tama si Enrile po. Pinasok yan, ang mga authors niyan, na alam na ninyo. Just listen to the discussion ni Enrile doon sa kanyang programa sa SMNI. Doon binulgar niya kung sino yung mga framers. Yung mga framers, anya niyan, sila mismo. Ginapos ng mga framers ng konstitusyon, yung sarili nating bansa, iginapos nila to weaken our country. Kita ninyo? Kasi mga enemies of the state, yung mga authors mismo ng ating konstitusyon, na siya, mga kababayan, naglukluk sa poder kay Coricong at lahat ng mga dilawan, pinasok yung gobyerno mismo. Entindihan na ninyo? Ayon. Saktoan niyo, Mr. Maravillas, yung mga analysis mo. Truthful po tayo sa ating mga analysis. Anyway, yun man lang po, mga kababayan, yung mga balita natin. Click subscribe lang po and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga kaganapan sa ating bayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.